ang bakuna at ang kawalan ng kalayaan ng mga tao. Sa panahon ngayon, saan ka ba maniniwala? Sa nakikita ng mata o sa mga sabi-sabi ng iba? Sa gitna ng pandemya, hindi mo alam kung sasang-ayon ka bang ligtas at epektibo ang bakuna. O kung paniniwalaan mo ba ang mga nakikitang news na nakakamatay ito. Maaring ang mga tao ay litong-lito na dahil sinabi ng DOH na ang bakuna ay hindi sapilitang ipapaturok sa mga taong ayaw mabakunahan. Ngunit sa nakikita ng mga tao'y salungat sa sinasabi nito, tila pilit silang gumagawa ng paraan para pasunurin ang mga tao para mabakunahan. Alam naman nating lahat na kaligtasan ng bayan ang tanging hangad natin. Pero kinakailangan bang idaan sa ganitong paraan? Kinakailangan ba talagang gipitin ang mga tao para lang mabakunahan? Ang bakuna daw ay tumutulong sa iyong katawan na makilala ang virus at makatulong na ihanda ang iyong immune system sa totoong virus na tatama sa iyo. Pero paano kung hindi nakayanan ng iyong katawan ang epekto nito? Masisiguro mo ba ang iyong kaligtasan dito? Alam naman natin na matindi ang epekto sa katawan ng bakuna. Unang turok pa lang ay makakaranas na ang tao ng matinding lagnat, panginginig, sakit ng ulo at mga katawan. Diyan pa lang ay kritikal na ang ating kalagayan. Paano na lang kung hindi natin ito makayanan? Marami na rin nababalita na mga taong namamatay matapos mabakunahan. Kaya paano natin paniniwala ang ligtas at epektibo ito kung ang mga nakikita natin ay taliwas sa paliwanag nila dito? Mahirap isugal ang ating kalusugan sa di siguradong bakunang nagsisilabasan. Kaya unawain natin at huwag husgahan ang mga taong ayaw dito. Lalo na ang mga mahihirap, takot silang ilagay ang kanilang kalusugan sa kapahamakan, lalo na't may pamilya sila. Hindi nila maatim na magkasakit dahil wala silang pera. Kaya ganun na lang ang pagkaduwag nilang subukin ang bakuna. Karapatan ng mga tao na protektahan at pangalagaan ang kanilang kalusugan. Hayaan natin sila sa kung paanong paraan nila ito gagawin. Walang ipinag-utos na kinakailangang magpabakuna mula sa gobyerno ng estado o federal. Kaya dapat lang na malayang pumili ang mga tao kung magpababakuna ba sila o hindi. Nasa sa kanila iyan. Kung ang pamamaraan nila ng pagprotekta sa kanilang kalusugan sa pandemya ay sa pagpapabakuna, respetuhin natin ang gusto nila. Kung ayaw naman nila dahil takot sila sa kung anong mangyari sa kalusugan nila, respetuhin pa rin natin. Huwag natin silang pilitin at huwag tayong gumawa ng paraan para mapilitan silang magpabakuna. Base sa karanasan natin ngayon sa ating lipunan, nagkakaroon ng mahigpit na pamamalakad sa mga taong hindi napabakunahan. May paghihigpit silang ang mga taong nagpabakuna at may vaccination card lamang ang pwedeng pumunta sa iba't ibang lugar. Kaya naman, ang mga taong nagbabalak mag-travel ay napipilitang magpabakuna na lang para gawin ang kailangan nilang gawin. Hindi naman siguro pantay ang ganitong pamamalakad. Kinakailangan ba talagang limitahan ang kanilang kalayaan? Nasaan na iyong sinabing hindi sapilitan? Pati sa mga establishmentong gusali at mga restaurant ay ipinagbabawal ang pagpasok o pagbili sa mga taong hindi napabakunahan. Hindi ba sumusobra na ang turing sa mga walang bakuna? Kaligtasan pa ba
ang nais nila. Hindi naman sa minamasama ko ang pagpapabakuna, ngunit sa gitna ng kagipitan ng virus ay alalahanin naman natin ang karapatan sa kalusugan ng taong bayan. Hindi naman talaga tayo siguradong ligtas ito at epektibong lunas sa pandemyang lumalaganap. Kaligtasan ng lahat ang tanging dasal, ngunit hindi ito dahilan para gipitin ang mga tao para magpabakuna. Pagsagip ng buhay ay idaan natin sa mainam at mabuting paraan nang sa gayon ay malasap natin ang kaginhawaan at hindi ang kawalan ng kalayaan at karapatan.